Okay, sound check. Test mic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So welcome po ulit guys sa ating channel, Stock Play. At bago po natin pag-usapan ng mga top trending stocks sa araw na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel and pakipress na rin po si all button para palagi po kayong ma-update at manonotify sa mga bagong videos na i-upload po natin about sa stock market and cryptocurrency. So let's start with ASEN. Ayan. So very obvious naman po, ano? Siya ang top 1 na trending stock ngayon, ano, sa PSE. So bakit po? Kasi kung titingnan natin, siya ay binuhusan. Di ba? So from here, which is around sa 8.95, okay, kahapon, tapos binuhusan, guys. O, di ba? So hanggang dito sa may 6.3 pesos, ano? So super taas or super baba, ano? So kung susukatin natin to, ilang percent kaya yung binaba? So from here tapos hanggang dito, so almost 30%, di ba? Ayan. So kung titignan natin, ayan, so sabi natin kahapon dito possible, eh, di ba? So dito po sa may 7.9 pesos yung sabi natin kahapon. Pero ang nangyari is nabutas. So nabutas, guys. So massive sell-off ang nangyari kanina, no? And kay ASEN. At alam natin meron tayong trend line dito. O, ayan, ano? So we have here series of touches 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So sa part na to, kung titingnan natin ngayon sa ASEN, so siya ay nag-create ng gap down, di ba? So we have here a gap down. Okay, so tingnan natin kung siya ay magbe-breakout, ano? Since siya ay binuhusan, tapos ngayon siya ay retest dito, no, sa may trend line natin, which is around 7.9 pesos. Ayan. So sa Monday po, tignan natin kung si gap is mafi-filled, no? Ayan. So meron po tayong gap na possible na ma-filled. Pero tignan pa rin natin, since this part is a retest, no? Ayan. Ayan, kasi binuhusan dito, eh. So bali dito support. Nandiyan na. Ayan. And here, so kung di naman siya makakapanik, guys, since siya ay nasa resistance, so ang support natin is dito possible. Ayan. 7.2 pesos, no? Ayan. So yan po, guys, yung support natin kay ASEN. Ito support, eh, 1 tapos 2, no? 2 touches. Ayan, tapos so sa moving average 50. Okay, so malapit nang mag ano dito, no? Mag-touch dito sa mayan natin, 50-day moving average. Tapos 100. So medyo malayo naman, ano? 100, tapos 200. So still intact pa rin. 50, 100, and 200. So what about naman kay Cloud? So kay Cloud po, guys, so medyo siya ay flat, no? So flat si lower and upper Cloud. So bakit po? Ayan. So binuhusan nga kasi, di ba? Ayan. So that's why si Cloud is flat, no? Dahil siya ay binuhusan. And dito sa mga indicators natin, let's start with RSI. So very obvious po. Nabutas yung ating trend line, ano? Di ba? So 1, okay, 2, 3, 4, 5, and boom.
So nabutas po guys yung ating trend line. So sa part na to, edi hanapin natin yung support sa may horizontal na. So check natin dito. So bali ito possible support. Ayan, support no. So ayan, so tignan natin kung magbabounce sa Monday. Ito sa ASEN. Ayan. So hindi pa siya lumiliko eh, 'di ba? Ayan. So support yan guys, ano? Tapos kay MACD. So medyo hindi maganda si MACD rito, no? Pag sa daily chart natin, so bakit po? Kasi kung titignan natin si MACD is nagko-converge, ano? Si MACD line and signal line is nagko-converge. So possible for this one is bearish crossover. And as well sa ating histogram, series of lower highs, no? Ayan. So based po dito kay MACD, si ASEN is bearish. So kahit na siya ay nag-bounce, no? Diba? Bounce hard yan, guys. So dito sa volume, wala. So sell off to guys, oh. O diba, malinaw yan. Sell off. Okay. So tignan natin ano. Sa Monday kung siya ay magbe-breakout sa may trendline na sinasabi natin. Which is around here. Yan. So next natin, si dito. So check natin to. Dito. So check natin to guys dito. Okay. So dito po. So siya ay nag-greatest ano, pero hindi na hit guys yung ating sinabing resistance. Ayan. So sabi natin ito yung resistance eh sa 13 point something eh. 13 point ano ba to? 13.85 no pesos, pero still. Okay, so malapit lang doon, no? Ayan. So, siya ay nag-retest. O, diba? So, bali support natin, edi ito pa rin, ano? Sa 12.70 or sa 12.8 pesos. Ito yung support. Tapos, ito pa rin yung ating resistance. Sa 13.9, okay? Or sa 13.85 pesos. So, same pa lang din. Ayan, kasi wala pa naman tayong higher high dito kay dito, no? So, we have here high, lower high pa rin. Ayan, pero tignan natin, ano? So, next week kung siya ay magkakaroon ng higher high ulit. Ito si dito. Ayan. Tapos, sa moving average, 50. 50. Tapos, 100. Okay. Tapos 200. So still intact pa naman din ano. Ayan. Tapos kay Cloud naman. So ang papansinin natin si Cloud, so parehas flat ano. Si lower cloud and si upper cloud. Ayan, kasi wala pa naman siyang higher high sa may price action eh. O, diba? Ayan. Tapos RSI, so medyo nag-bounce po siya. Okay, kasi trend line to eh. So we have 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Ayan. So tingnan natin kung siya ba ay sustainable, ano? Si trend line. Ayan, so gumagapang siya dito eh. So tingnan po natin kung siya ba ay sustainable, ano? Tapos kay MACD, so sa histogram lower highs, which is not a good sign, ano? Okay, pagka ganyan, so bad sign po yan. Lower high sa histogram, tapos okay, kay MACD line still papataas pa naman, pero pagka kasi ganyan, so medyo
medyo hindi maganda, no? Hindi ba kasi pababa to eh. Ayan, pero tignan pa rin natin, ano? So hanggat may demand po si dito, tataas 'yan. Kahit siya ay nasa overbought area, no? So dito naman sa ating volume, okay, so possible mag-retest to for breakout ulit to make another higher high, no? Ito sa volume. So tignan po natin. Ayan. So siya ay nag-bounce na eh. So sell off tapos bounce. Ayan. So save natin. Save. Ayan, katagal mag-save oh. Okay. So let's continue. So next natin si PHA. Okay. PHA. So base po dito kay PHA, so we have here a breakout, no? So very obvious naman po siya ay nag-breakout dito sa ating channel, ano, which is uptrend. So we have series of touches, okay, sa may taas, 1, 2, 3 and boom. So breakout po, guys. Okay. So bali sa part na to, so talaga siyang ano, no? Siya ay talagang bullish. Yan, kasi nga fresh breakout to. Oh. Yan sa ating channel. So by the way, okay, sa part na to, kung titignan natin, so magiging support natin is here, no? So dito po sa 1 point, ano ba to? 1.55 pesos. Okay, around here. Ayan, sa may trend line, ano? So, just in case nabuhusan siya, guys. Just in case lang po, ano? Ayan. Okay. So, what's next? So, sa moving average naman. 50. Okay, 100. Tapos, 200. Still intact pa naman din dito, ano? Diba? Tapos, kay Cloud. So, pataas naman parehas, ano, si upper and lower cloud. Ayan. So, bullish to si PHA. So, breakout kasi. O, diba? So, yung kanyang breakout is successful, ano? Series of lower highs dito, eh. High, lower, high, lower, high, lower, high, tapos breakout. So, bali sa part na to, tignan natin yung resistance sa overbought area, ano? So, saan? Possible ito yung resistance. Ayan. So, tingnan po natin kung makakapanik pa, no? So, pagka po nakapanik dyan, so, next na natin is here. Dyan, ano? Okay, around 90. Okay, sa part na to. Dyan. 90, guys. Okay. Tapos, kay MACD naman, higher high pa din sa may histogram and as well sa ating MACD line and signal line. Ayan. So, nagda-diverge pa rin po, ano? So, base dito, still bullish pa rin si PHA. So, what about naman kay volume? So, dito po, so, very obvious, higher high. Diba? Bullish po. Ayan. So, we have here a bullish breakout. High, higher high. Low, okay, higher low. So, pagka po ganyan yung pattern, yung stock is bullish, no? Ayan, pagka siya ay nag-create ng higher high. And right now, siya nga ay bullish, no? Higher high. Ayan. So, save natin. Huge breakout pala itong si PHA, no? Ayan. So, wait natin, masave. Save. Masave ka na. Ayan, okay na. So, next po natin sa APL. APL. So, check natin to, no?
So dito po kay APL, so we have here a retest. Okay, sabi natin possible na mag-retest to eh. Ayan, so yun nga po yung nangyari, no? Okay, so nag-retest dito sa 0.2. So sa part po na to, titingnan naman natin ngayon kung siya ay magpo-pull back, no? Since siya ay nasa resistance. So, kung siya ay magpo-pull back, and possible yung support natin is here sa 0.17. Ayan, ano? Ayan, so tingnan natin. Tapos, sa moving average, so medyo malayo, 100, tapos 200, still intact pa naman din, ano? So, what about naman sa ating cloud? So, sa ating cloud, still flat pa rin kasi wala pa naman siyang higher high, no? Okay, sa price action. So, this is just a retest, no? Yan. So, tingnan natin kung magbe-breakout or pullback since siya ay nasa resistance. Tapos, sa RSI. So, siya ay nasa 90, ano ba to? 97. So, grabe guys, no? Ayan, so delikado yung pagkaganyan. Ayan. Tapos, kay MACD, so nagda-diverge pa rin. Okay, so bullish na bullish dito, no? Tapos, series of higher highs. Okay, sa histogram. So, based po dito, kay MACD, sa APL is still bullish, no? Ayan. Pero tignan natin kasi, ano na eh. Nasa 97 na siya eh. Diba? O tapos dito sa ano sa volume naman wala pang sell off, no? So si OBV is di pa nagpi-flip. O di ba? So straight line lang siya. Ayan, so tingnan natin, no? Kung siya ay magbe-breakout or pullback ulit sa Monday. Ayan. So, next po natin, APL, tapos, ito si MM. So, check natin ito si MM. So, dito po kay MM, so, medyo nag-rally, ano? Okay, so, value resistance natin dito is here. Okay, around here, no? Sa may 7.95 pesos. Or sabihin na natin sa 8 pesos. Diyan, ano? So, value support. Ede, same lang din, ano? So, dito po yung support. Ayan, sa 7.3 pesos. Okay, malapit dyan, guys. Ayan. So, next natin, moving average, 50. Tapos, 100, okay, 200. So, still intact pa naman, ano? Tapos, kay cloud. So, flat pa din kasi si price action is hindi pa nagpiprint ng higher high, no? Okay, tapos, sa RSI natin. So, we have here a fresh bounce. Pero, still siya ay nasa resistance. Okay. Tapos, kay MACD. Higher high dito sa histogram, tapos nagda-diverge pa rin si MACD line and signal line. Ayan. How about naman kay volume? Ayan, so we have here a strong bounce, no? Kasi ano to, strong support. And kay MM. So, series of touch, okay? Touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diba? So, nag-bounce po siya rito sa may support. So, sa Monday, tignan natin kung magre-retest dito, no? Sa may 8 pesos. Ayan. So, save natin. Init. Super init, guys. Ayan. MM. Ayan, okay na. So, next natin kay MM is, ito si MRC naman.
So check natin to sa MRC. So check po natin to sa MRC. Okay, so base po dito guys, kung titignan natin. Okay, so meron tayong trend line, ano? Okay. So siya ay nag-breakout dito, no, sa may ano natin, resistance. So sa part na to, yung next resistance natin is here. 0.67 peso, no. Okay, sa part na to, 1, 2 and 3. Ayan. Tapos sa moving average 50, tapos 100. So still intact pa naman din, ano, 50, 100, tapos 200. Ayan. Okay, tapos kay Cloud. Okay, so wala pa naman siyang higher high eh, 'di ba? So check natin kung meron pa yung trend line. Ayan, so parang trend line kasi 'to, eh. Series of lower highs, no? High, lower high, lower high, 'di ba? So tingnan natin sa Monday kung siya ay magbe-breakout diyan, no? So sa Cloud, so still flat pa rin naman, ano? 'Di ba? O, ayan. Tapos sa RSI natin, so medyo nag-bounce. Pero hindi pa rin convincing pag gaganyan, ano? Ayan, pero tignan natin. There's a possibility rin kasi. So we have here the trend line. 1, 2, 3, 4, and possible kung bubuusan nga is here. Ayan, sa part na to, ano? Sa ating trend line. Tapos kay MACD. So check natin dito. So si MACD line is nag-flip na papataas, 'di ba? Pero it doesn't mean na siya ay magkakaroon ng crossover, no? So like this one, 'di ba? So siya ay fake out. Tapos sa volume, so parang breakout na 'to, pero tingnan pa rin natin, ano? Ayan, kasi wala pa naman siya sa may taas nung downtrend line at hindi pa rin siya nagpiprint ng higher high sa ating price action. Ayan, oh. So, tingnan natin yan. Save. Ayan. So, hintayin natin guys. Okay na. So, next natin is MRC. Tapos na, diba? So next natin MRC, ito si Tech. So check natin to. So baka nag-breakout ah. Ayun, kasi trending eh. Ah, hindi, retest lang. So siya i-retest lang guys, 'di ba? So based dito, so i-check natin to sa daily chart. So we have here a retest, ano, sa ating downtrend line. 'Di ba? So we have 1, 2. Okay, tapos ito na, ano, 3. 3 and 4. So this is a big tawag dito. Big triangle pattern 'yan. So medyo nautal pa na. So bali dito sa part na 'to, yung support natin is here. So may 7 pesos guys. Pero tignan natin kung siya ay magbe-breakout, no? So there's a possibility rin kasi kahit siya ay red candle. Ayan. So tignan natin. So we need a confirmation candle, ano, na siya ay bearish. So possible kasi spinning top to eh. Ayan. So tignan natin, ano? Pero pagka nag-breakout yan, possible mag-retest dito yan. Sa 7.75 pesos. Okay, malapit dito guys. Diyan. Tapos, sa moving average, 50. Okay, 100. Tapos, 200. So, ang papansinin natin, sa 50-day and 200-day moving average is nagko-converge. So, there is something, ano, na mangyayari dito. Pero sana siya ay makapanik sa may taas ng ating
downtrend line, no? Ayan. So how about naman kay Cloud? So kay Cloud, so medyo flat pa rin eh, di ba? Ayan, kasi wala pa nga siyang breakout sa may taas. Hindi pa po siya nagpi-print out ng higher high, no? Ayan. So next natin si RSI. So dito po kung titingnan natin, so medyo siya ay ano, no? Siya ay bumaluktot dito sa may resistance natin, series of touches 1 2 3 4 5 6 and 7. So tingnan natin kung bubuksan dito sa may support or siya ay magre-retest dito sa part na to, no? Diyan sa taas na 'yan. So tingnan natin. Tapos so kay MACD naman, so looking good. Pero take note, ano? So ulitin natin, it doesn't mean na pagka siya ay lumiko, ito si MACD line, okay, pataas, hindi po ibig sabihin yan is talagang siya ay magkakaroon ng bullish crossover. So possible din kasi na siya ay fake out, no? Ayan. Pero sa part na to, so let's say na siya ay magkakaroon ng bullish crossover. Ayan. So possible lang naman, di ba? Ayan, top sa histogram, series of higher lows. So possible, ano? Ayan, ketek. Tapos dito naman, so medyo binuhusan. So medyo hindi siya clear, ano? Na siya ay bullish. So sabi nga natin, kay MACD, so possible nga na fake out pag ganun. Pero tingnan pa rin natin, ano? So yung support natin is here. Okay, sa part na yan, no? Ayan. So that's it. So next natin, okay, so wait lang, sinesave pa natin, guys. Ayan, okay na. So save natin. Tapos search natin yung next. PSEICOL. Okay. So next natin si COL, ano? So ilas na natin si PSEI. COL. So fresh breakout to eh, di ba? So titingnan natin dito yan sa weekly chart, di ba? So from here sa ating trend line, kung papansinin natin kasi trend line yan eh, so we have here the breakout, di ba? Super strong, no? At kung babalik tayo sa daily chart, so i-check natin, guys. So magiging support natin dito is here. So let's say dito, guys. Ayan, sa part na to, no? Sa 42 pesos or here, okay? Sa 44 pesos. Ayan, so tingnan natin, ano? Pero kasi pagka ganyan eh, so much better na siya ay magpo-pullback dito sa may trend line, no? Okay, around here sa may 37, ano? 37 point, ano ba to? 37.6 pesos. Ayan. So, super bullish si COL, no? So, 50, tapos 100. So, i-check natin, guys. Still intact pa naman, 200. Okay. How about naman kay Cloud? So, kay Cloud, so, pataas pa rin na pataas kasi si COL is nagpi-print out pa rin ng higher high sa may price action. So dito naman sa RSI. So nahit na po yung ating resistance, ano, sa RSI, which is around 96. So medyo delikado na pag gaganyan, no? So 96 na siya, pero still possible pa rin na tumaas yan, ano? Tapos kay MACD, so nagda-diverge pa rin si MACD line and signal line. Tapos pataas pa rin series of higher highs si histogram, no? So bullish. Still bullish pa naman to kay MACD. Tapos sa volume, so we have here the breakout. Ayan, so nag-breakout po ulit siya, no? Dito sa kanyang volume. So meaning talagang bullish si COL. So save natin yan.
So last two na ba? Last two na ata, guys. Ayan. So wait lang. Ayan na, okay na. So next natin si Aba. So last two po. At medyo pagod at kailangan ano no? Magpahinga. At masyadong napagod ngayon. So dito po kay Aba. Okay. So kung papansinin natin, meron tayo ditong resistance ano? Hindi ba? So resistance po ito. So dito po sa may 0.75 pesos. So series of touches 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So kung siya po ay magbe-breakout, since meron tayo ditong gap down na di pa na-filled, okay? So possible po siyang umakyat hanggang dito, guys, no? Ayan. So dito po sa 0.85 peso. Ayan, kay Aba, no? Ayan, kasi siya ay gap down, ano? Gap down. Ayan. So tingnan natin. So just in case naman na siya ay magpo-pullback since siya ay nasa resistance. So yung support natin is nasa 0.66 peso. Which is around here, no? Andiyan. Tapos sa moving average, 50. Okay, tapos 100. Tapos 200. So still intact pa naman, ano? How about naman sa ating cloud? So medyo flat pa rin kasi nga siya ay retest pa lang ano. So double touch to first and second. Ayan. Tapos RSI. Okay, so nakabalik na ulit sa may taas pero still siya ay lower highs, no? So we have here high, lower high, lower high, lower high pa rin naman eh. 'Di ba? So sa part na 'yan tingnan natin. Tapos kay MACD, so possible we have here bullish crossover. Di ba? So si MACD line is naglalapit, no? Sa kasi signal line. Ayan. Tapos sa histogram natin series of higher lows. Di ba? So base po dito si ABA is bullish pag ganyan, ano? Eh pero tignan natin kasi siya ay retest eh. Di ba? So sa volume naman, so breakout. Okay, so meron tong demand din no si Aba. Fresh breakout to. Oh. O di ba? So breakout siya. Okay, so last po natin sa si PSEI no. Okay. So tapusin muna natin to. At medyo pagod talaga ako. Sisingit lang natin na mag-video ngayon. So, I'm not feeling well, guys. Ayan. So, dito po kay PSEI. So, this is a retest. So, tingnan po natin kung siya mag-breakout, ano? To make higher high. Ayan. So, this one is retest na po yan, guys, no? Ayan. So, tingnan natin kung mag-breakout sa Monday, no? Okay, sobrahin na natin to. Oops, ay mabura yan. Ayan. Tapos, so sa moving average, 50. Okay, so medyo nauntog nga dito, no? Sa may 50 days. So malapit na malapit doon. Tapos 100, 200. So still okay pa naman, ano? 50, 100, tapos 200, guys. And kay Cloud, so flat pa rin kasi nga wala pa siyang higher high ulit. So, si lower and upper is flat. Ayan. So, next po natin, si RSI. So, we have here a strong comeback, ano? Ayan sa RSI. Ayan, pero tignan natin kung makakapanik sa may resistance. Kasi resistance na yan, eh. Ayan, no? 1, 2, 3, ang dami. Ayan pa. Diba? So, resistance po yan. So, tignan natin kung siya ay makakapanik, no? Tapos kay MACD, so looking good naman. Ayan, kasi nag-flip naman si ano no. Si MACD lang papataas, tapos si histogram is
series of higher lows, 'di ba? So based po dito kay MACD, si PSEI is bullish, no? So sa volume naman, okay? So wala pa tayong breakout. Ayan. So okay, sana mag-breakout sa Monday, no? 1 2 3 4 5 series of lower highs eh. Ayan. So pagka po nag-breakout, eh de good, no? So tingnan natin sa Monday. Ayan. So I think tapos na po tayo sa ating update for this Friday. So salamat po sa inyong panonood sa ating video at pagsubaybay sa mga constant na viewers, okay, sa mga likers. So salamat po sa inyo. See you po sa next video. Bye-bye.